propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan, may hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon." Ang Salita ng Diyos. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot, ang tahanang lungsod ay di masisira, ito ang tahanan ng Diyos na dakila, mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan, anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo, ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Dooy may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka. Dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?"
ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigi ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Tuesday na naman po, kaya tara, magnilay po tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama niyo po ko, Father Kevin Crisostomo ng Diocese of Paranaque. A few years ago po, taong 2018, ako po ay nagkaroon ng basketball-related injury. Na-tear po, actually full tear, ang aking right calf. At mga kapatid, nung panahong iyon, ang dali pong sumuko at sabihing, ayoko na. Ayoko nang lumakad, uupo na lang ako, hihiga na lang ako. Pero nung panahon pong ito, natutunan ko pong gumamit ng saklay. At mga kapatid, sa paggamit ko po ng saklay, nagkaroon po ako ng pagkabilib sa mga tao na normal at ordinaryo po sa kanila ang gumamit ng saklay. Lalo po yung mga kapatid po nating may kapansanan. Bakit? Sapagkat ang hirap pong gumamit ng saklay. Kailangan yung iyong bigat ng katawan, mabalanse mo. Kailangan maingat ka sa pag-akyat o sa pagbaba. Kailangan yung bawat hakbang mo, maingat ka rin. At mga kapatid, may isang life lesson na natutunan po ako sa paggamit ng saklay. Ano po ito? Sa buhay ng tao, kailangang tulungan ang sarili sa kabila ng karamdaman. Oo nga no, minsan madali na lang sumuko. Minsan madali na lang sabihin, ayoko na. Pero kailangang turuan ang sarili na tulungan ang sarili din upang tayo ay makapaglakad, makaabante sa buhay. Sa ating gospel reading ngayon, naring natin si Jesus, pinagaling niya ang isang lalaki na may sakit sa mahabang panahon sa tinatawag na Pool of Bethesda. Ito po ay isang grupo ng mga pool, public pool po sa Jerusalem na pininiwalaan po na kapag po kayo ay pumunta doon, kayo po ay gagaling, lalo na po kapag kinaukaw po ng anghel ang tubig. At sa kwentong ito, may tatlong letter D po tayo matututunan, lalo-lalo na tungkol po sa ating karanasan ng karamdaman at ang pangangailangang tulungan ang sarili. Unang letter D, mapatid, is disabled. Itong lalaki sa ating ebanghelyo ay ill and lying for 38 years. Alam nyo, mapatid, yung number 38 po, wala pong kahulugan. Pero ang number 40, may ibig sabihin po yan, ibig sabihin, a long time. Or sa iba pa nga po, ay completion of a cycle. Kung 38 years, ibig sabihin, konti na lang, gagaling ka na. At mga kapatid, nakita natin, disabled po itong lalaki sa ating ebanghelyo. Pero hindi lang siya physically disabled dahil hindi siya makabangon at hindi niya mabuhat yung kanyang gamit kapag kinaukaw yung tubig sa Pool of Bethesda. Siya rin po ay spiritually disabled. Bakit? Tila sumuko na siya. Tila tinanggap na niya yung katotohanan na hindi na siya gagaling. Nawala na siya pag-asa. At nakikita to sa kanyang excuses, sa kanyang mga palusot na nagpapakita na okay na ako. Ito na ang aking sitwasyon, tanggap ko na. Minsan mga kapatid, ganito po ang ating ugali. Kapag iniisip po natin na wala na tayong magagawa para ayusin natin sitwasyon, wala nang pag-asa ang ating buhay, disabled po tayo. At mananatili tayong disabled, hindi lang physically, kundi kahit po spiritually. Pero ang Diyos natin, may pangalawang letter din na binibigay. Ano ito? Desire. Salamat sa Diyos. Meron tayo pong Diyos na nais tayong gumaling sa katawan at kalooban at maging buo muli. At mga kapatid, dito po ang dinulot ni Jesus dito sa lalaking ito.
pinagaling niya hindi lamang ang katawan, kundi ang kanyang kalooban. Nung sinabi ni Jesus sa tumindig ka at huwag ka nang magkasala muli, pinakita ni Jesus na magkasama, magkakambal ang pagpapagaling ng kalooban at katawan at ang desire ng Panginoon maging buo tayo muli. Kaya lang, may pangatlong letter D. Ano ito? Decision. Sabi nga, karamihan po na mga pinagaling ni Jesus, nagiging follower niya, nagiging alagad niya, nagiging disciple niya. Pero maganda tingnan natin ang nangyari dito sa pilay na ito. Matapos siyang pagalingin, sumunod ba siya kay Jesus? Matapos siyang mabigyan ng paghihilom sa katawan at kalooban, siya ba ay naging disipulo, naging alagad? Nakakalungkot po, hindi. Napahamak pa nga po si Jesus matapos ang episode na ito, sapagkat ang bilin Jesus, umuwi ka na. Pero ang ginawa niya, pinagkalat niya kung sino nagpagaling sa kanya. Alam niyo mga patid, sa huli po, nasa atin ang pagpapasya kung ano ang gagawin natin matapos tayong pagalingin ni Jesus. Tayo ba'y magiging follower? O pupunta tayo sa nakakalungkot na posibilidad na babalik tayo sa dating ugali? Panahon ng Kwaresma, hamon sa atin, yung mga changes, yung mga sacrifices natin, sana po magtagal. Hindi po nangangahulugang tapos ang Kwaresma, balik na ako sa dati. Ang hamon, kapag pinagaling tayo ng Diyos sa katawan at kalooban, huwag na nating balikan ang lumang buhay ng kasalanan, kundi sumunod kay Jesus at maging alagad niya. Sa Hotline with the Lord, mga kapatid, pagdasal po natin, mga kapatid po natin may karamdaman, lalong-lalo po yung mga PWD, mga persons with disabilities or with special needs. Sapagkat alam natin, mahirap po mabuhay na may kapansanan. Ngunit ang Diyos natin, ine-encourage tayong lahat. Hindi lang sila bigyan ng respeto at pagmamahal, kundi palakasin ang kanilang kalooban sa kabila ng kanilang nararamdaman. Let me pray for you and pray over you. Panginoon namin Diyos, ikaw ay Diyos ng paghihilom, Diyos ng pagbubuo. Pinagdarasal namin ang aming sarili, mga kaibigan, mga malapit sa aming puso na nakakaranas ng physical and spiritual disability. Pinagdarasal po namin ang mga kapatid po naming PWD. Alam namin, Panginoon, malapit ang iyong puso sa mga may kapansanan. Bigyan niyo sila ng lakas ng kalooban. Bigyan sila ng lakas sa pangatawan upang sa kanilang pamumuhay sa araw-araw sa kabila ng kanilang mga nararamdaman, maranasan nila na ang tunay na paghihilom ay makakamtan sa pagsunod sa iyo, sa pagtalikod sa kasalanan, at higit sa lahat sa paglakad kasama ka patungo sa kaganapan ng buhay. Hinilin na ito sa Ali Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasolang hanggan. Amen. Salamat po sa iyong pag-isa sa ating pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Muli po, shoutout at pagbati, pagmamahal, respeto sa mga kapatid po natin, may persons, na mga persons with special needs, mga persons with disabilities. Pinagdarasal po namin kayo. Be assured po na kami po ay nagpapakita ng pagmamahal po namin at pag-aaruga sa inyo. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.